Yung mga idol, Rais Alim, dadayuhin si Casimero. Kahit saan daw ay dadayuhin niya. Basta world title eliminator fight ang laban. Gaya daw nitong laban niya kay undefeated Australian prospect Sam Goodman na dinayo niya sa bansang Australia. Balitang nasa Australia na nga ngayon itong si Rais Alim. Ngayon lang lalaban sa labas ng Amerika itong si Alim, kaya dahil sa sinabi nito ay para daw niyang sinabi na kung world title eliminator ang paglalabanan nila ni Casimero, ay walang duda na dadayuhin niya umano itong si Casimero sa bansang Pilipinas. Pero lumabas na nga sa bibig niya na hawak kasi ni Tapales ang IBF title belt at ang paglalabanan nila ni Sam Goodman ay IBF. Kaya pinasok niya ang ruta na IBF at sinaway nga niya ang utos ng WBC na labanan si David Picasso para sa isang secondary mandatory. Ayaw nga niya daw labanan ang may hawak ng WBO at WBC title belt na si Stephen Fulton dahil tatakbuhan at yayakapin lang daw siya nito. Ibig sabihin, namimili din ng mahinang kalaban itong si Rais Alim. Hanggang salita nga lang din ito, talagang takot din siya kay Casimero. Dahil kung matatandaan, ay inoperan nga ito ng malaking halaga na $800,000 o mahigit 45 million pesos na 10 ulit na mas malaki kesa sa kinikita niya ngayon. Ngunit, hindi pa rin ito tinanggap ang hamon ng kampo ni Casimero. Sa ibang banda naman, tuloy pa rin ang kagustuhan itong si Luis Pantera Neri na lumaban sa July 8. Ngunit hanggang ngayon ay naghihintay pa rin ito ng makakalaban. Matatanda ang nagkantrastukan si Casimero at Neri na matagal lang ang hinahamon nito ni Cuadro Alas dahil sa sinabi ni Luis Neri na naghahanap daw ito ng available na pinakamalupit na makakalaban habang hinihintay niya ang mananalo sa pagitan nila na Oya Inoue at Unified Champion Stephen Fulton. Pero yun naman pala ay si Magic Mike Plana ang gusto nila. Natalo nga itong si Plana kay Rais Alim, kaya posibleng kumpiyansa itong si Luis Neri na easy fight lang itong si Plana. Kunwaring gusto lang ni Neri na malupit na kalaban, hindi naman pala papalag, kaya pala sinabihan ito ni Casimero na chicken dahil takot ito sa kanya. At sumagot din itong si Neri na wala naman daw kwenta si Casimero, parang puno lang daw ito na hindi makagalaw. Kung ganun pala ay dapat palagan niya si Casimero. 5 taong walang talo ang ating pambato. 9 na diretsyong panalo sa huling laban niya. Kaya kung malupit nga ang hinahanap nitong si Luis Neri, eto na ang angas ng Pinas. Ngunit kung si Plana nga ang gusto niyang makalaban, iba na ang Plana noon kesa ngayon. Hawak na ito ni Donaire Senior. Nanalo nga ito ng 2 magkasunod na tinalo lang niya sa loob ng first round. Kaya kung hindi mag-iingat ang Mexicano, ay baka masilat o ma-upset pa ni Plana itong si Luis Pantera Neri. Samantala, sinabi nga ng kampo ni Casimero na ayon nga dito kay Mark Alesna ng TBP Promotion na malaking laban daw ang nakaabang kay Cuadro Alas ngayong Setyembre. Kilala nga daw ang makakalaban. Ibig sabihin, isang sikat na pangalan. Hindi daw pwede na hindi sikat dahil makikipagsyoso ang bilyonaryong promoter na si Mr. Akihiko Honda. Kasama dito ang malaking promoter sa US. 3 nga nakikitang pwedeng makalaban ni Casimero. Ito ay sina Luis Neri, Tomoki Kameda at David Picasso. Lumalabas din ang pangalan nitong si Russian fighter Muhammad Shekhov. Pero kung sikat nga ang hinahanap, ay baka hindi ito. Sure na daw kung sino ang makakalaban, may venue at lugar na. At posibleng i-anunsyo na ngayong buwan o sa first week ng Hulyo.